Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay about giftedness. Magbasa, makinig, matuto, at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng aking binanggit kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang tungkol sa mga batang pinagpala sa karunungan at kagalingan. Gifted and talented students are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. Noong una kong marinig yung word na gifted sa special education namin na subject, ang pagkakaintindi ko sa kanya is mga batang may sakit. Napatunayan kong mali yun kasi yung tinatawag palang gifted students ay yun pala yung mga batang sobrang talino, sobrang galing, nag-uumapaw yung mga kakayahan at skills nila. Sila yung mga batang makikitaan mo talaga ng natatanging kakayahan na hindi nagagawa ng mga batang kaedad nila. Giftedness is evidence of advanced development across intellectual areas within a specific academic or arts-related area or unusual organizational power to bring about desired results. Yung pagiging gifted dito ng mga individual, hindi lang siya basta matalino sa math, matalino sa science. Minsan, art-related din yung kagalingan nila. Ang naalala kong example dito na binigay ng teacher namin sa special education ay si Aisa Segera. Noong sumali raw si Aisa sa edad na 3, alam na niya yung mga bansa and maaga na rin siyang natutong kumanta. Yung talino niya in identifying different countries tsaka pagkanta niya sobrang kakaiba sa mga batang kaedad niya. Parang nung batch na yun, parang siya lang yung may ganong talent. Next is, these children may require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society. Sinasabi dito na yung mga batang gifted or yung mga batang biniyayaan ng kakaibang talino at galing, kailangan din syempre nila ng kakaibang pagtuturo, kakaibang way ng pagtuturo. Yung mga gifted individuals, hindi sila pwedeng pumasok sa mga regular school. Kapag kasi sa regular school sila, maaaring mabagalan sila o maboard sila sa lesson kasi kahit hindi na ituro ng mga teacher nila, alam na nila. Isa pang reason kung bakit kailangan nilang mag-enroll sa mga special school is mas ma-enhance yung galing na mayroon sila, mas madedevelop yun, and mas gagaling pa sila in the near future. After defining what is giftedness, ngayon naman ang tatalakayin natin ay yung characteristics ng giftedness or pagiging gifted. Students who are gifted usually display curiosity, a strong need to know and to understand how the world works. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga gifted individuals, kailangan nilang mag-enroll sa mga specific schools for them. Dahil yung mga gifted individuals, masyado silang curious, masyado silang matanong, masyado silang critical thinker. And lahat ng mga katanungan, lahat ng mga bagay na gusto nilang malaman, mabibigyan nila yun ng kasagutan kapag sa school sila na for gifted students mag-enroll. Dahil ang mga teacher din doon ay specifically for them. A student who is gifted may understand language and mathematics at an early age than it's typical and become known to parents and teachers by these skills. Ito, nasabi ko na rin kanina na yung mga gifted students, sila yung umaangat sa isang classroom. Yung talino nila yung pinaka-umaangat. Although sa isang classroom, magkakaedad lang sila, mas mataas talaga yung IQ nitong mga gifted students. Ultimo mga teacher at mga magulang napapansin yung kakaibang katangian nila na nagpapaiba sa kanila. Last characteristics is they may bring high energy levels to school task, may display characteristic of perfectionism.
Ang last characteristic is itong high energy level. Iyon. Kung mapapansin, yung mga gifted students, lagi silang active sa pagsagot, sa pag-recitation, pag-perform. Ang mga gifted students ang laging nag-stand out sa mga performance, school activity, school performances, na kung saan, ayun yung reason kung bakit sila napapansin ng mga teacher nila and other parents na parang kakaiba sa buong section. Sa kabuuan, ang mga gifted students ay kailangang mag-enroll sa mga schools na specifically made for them. Kailangan nila ng mga teacher na para sa ganung kind ng students. Nang sa gayon, maa-assure na mas magde-develop sila, mas mag-grow sila, at mas gagaling pa sila. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!